Dinepensahan ni Trade Secretary Alfredo Pascual ang biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan bago matapos ang taon. May mga kasunduan daw na pipirmahan mula sa pagdalo ng Pangulo sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. Live mula sa Tokyo, Japan, sa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean, ano ang schedule ng Pangulo ngayong araw? Yes, Jess, magandang gabi sa iyo. 7:15 ng gabi dito sa Tokyo o pasado alas 6 dyan sa Pilipinas, sisimulan na ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang engagements sa Japan-ASEAN Commemorative Summit. Yan ay sa pamamagitan ng pagdalo sa isang dinner hosted by Prime Minister Fumio Kishida. Pero bago yan, Jess, nakausap muna natin si DTI Secretary Alfredo Pascual para malaman ano ba ang mapapala ng ating bansa mula sa summit na ito. Mahigit 5 business agreements ang inaasahang mapipirmahan sa pagitan ng Japan at ng Pilipinas sa pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa 50th ASEAN-Japan Commemorative Summit. Ayaw pang magbigay ng detalye ni DTI Secretary Alfredo Pascual kung ano-anong sektor ang sakop ng nasabing business agreements. Pero mangyayari daw ang pirmahan sa Lunes. Sir, expression of interest to invest in the Philippines. These Japanese investments are most welcome, you know. And they're among the largest investors in the Philippines already. Among all the nationalities that have operations in the country. Bukas, magiging siksik ang araw ng Pangulo mula alas 9 ng umaga para sa formal na paghisimula ng ASEAN-Japan Commemorative Summit. Dadaluhan ng Pangulo ang mga sessions kaugnay sa pag-review ng ASEAN-Japan relations at mga session kaugnay sa mga plano para mas mapayabong ang ekonomiya ng ASEAN member countries. Bukas ng hapon, nakatakdang mag-deliver ng keynote speech si Pangulong Marcos bago siya dumalo sa gala dinner sa gabi. Patuloy daw ang panghihikayat ng gobyerno sa foreign investors na pumasok sa ating bansa, lalo't mas pinapayagan na ang 100% ownership ng ilang sektor kasunod ng pag-amyenda sa Public Service Act noong 2022. Well, we've opened up airports, tollways, railways for 100% foreign ownership. And also through an amendment of the IRR of the Renewable Energy Act, we now allow 100% ownership in renewable energy projects. Sa gitna naman ng ilang pupuna sa gastos ng gobyerno dahil sa inihabol na isa pang foreign trip bago matapos ang taon, sabi ni Secretary Pascual, bawing-bawi naman ang ating gobyerno sa mga naiuuwing pledges, investments at tulong sa Pilipinas. Noong Pebrero ay bumisita rin ng Pangulo sa Japan para sa 5 araw na official visit. It's the main reason why we are inviting foreign investors to set up their factories and operations in the Philippines so that they can create higher quality jobs for our people. Better paying, more stable. Si Vice President Sara Duterte ang official caretaker ng gobyerno habang nasa Japan si PBBM hanggang December 18. Sa opisina ng DepEd at OVP sa Davao, mag-oopisina si VP Sara para sa kanyang caretaker duties. Jess, bukas, araw ng Linggo, inaasahang mangyari yung bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Marcos at Prime Minister Kishida. Yung Lunes din ni Pangulong Marcos, puno rin yung schedule bago siya bumalik ng Pilipinas. Bukod sa Climate Change Forum, ay pupunta siya sa Imperial Palace para bisitahin sina Japanese Emperor at Empress. Jess? Maraming salamat. Nag-uulat mula sa Japan, Mean Los Baños. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.